Welcome to Kedonshi Church. And then, before we start, let's pray together. Yeah, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay manalangin. Our Heavenly Father, God who loves us, thank you so much for saving us from eternal destruction. Aming Ama na nasa langit, salamat po na Ikaw ay nagmahal sa amin, na kami dapat mapunta doon sa walang hanggang kapahamakan. O Lord, when we were born, we were miserable sinner, enough to go to hell. But for you love us so much, so you sent Jesus Christ 2,000 years ago, and through the Jesus Christ, precious blood on the cross, we got salvation, we became children of God. Aming Panginoon, kami nga po ng mga miserabling makasalanan na marapat na mapunta doon sa impyerno, subalit isinugo mo po ang iyong anak na si Jesus Cristo. Siya ay nagdanak ng dugo para sa aming mga kasalanan at kami nga po ay naging mga anak ng Diyos. So as the children of God, we gather here to listen your precious word and your lessons. So please help us to understand well your lesson today. Bilang mga anak ng Diyos, narito nga po kami upang makinig na yung mga aral. At nawa po, tulungan nyo kami na maintindihan po ang iyong aral sa araw na ito. If there are some brothers and sisters who cannot join the Sunday service today, please help them to attend the Sunday service next time. Sa mga brothers and sisters po na hindi po namin kasama ngayon, pakiusap po, tulungan mo po sila na sa susunod ay makadalo po muli sila. And if there are some the new saved brethren in here, please help them for their good Christian life and in order to dwell in the church. At kung may mga bago po dito na aming mga kapatiran, tulungan mo po sila na manatili na kasama po namin. From today until next Monday, for the Lombolon Shibuyan Bible Seminar, they are on the way to go to Philippines to join the Bible Seminar with us from Korea. So please help them until they arrive the Philippines safely. Kaya sa pagdadaos po ng Lombolon Mission, ito po ang darating na isang linggo. Nawa po ay ingatan mo po ng maingat ang mga galing po sa Korea na mga kapatiran na tutungo po dito. And this time, we are going to spread the gospel, your precious salvation, to the people who live in the Lombolon. So through that the Bible seminar, O Lord, please help them to understand clearly your true love so that they are able to get salvation. Sa sandaling iyon po, pupunta kami sa Romblon upang ipangaral ang Ebanghelyo. Nawa po ay ang mga tao doon ay, ng mga naliligaw na nakaluluwa ay maintindihan nila ang tunay na iyong kaligtasan. O Lord, still there are no the gathering place for the people who live in the Romblon. So if you allow them, O Lord, please allow them to have the gathering place, like as a church. Kaya Ama, hinihiling po namin sa iyo, wala pa mong kami ngayong permanenteng tinitirahan doon sa Romblon o gagaderingan. Hinihiling po namin sa iyo na ikaw po ang magbigay ng pwedeng mga paggaderingan doon. For the Bible seminar, some Kedon Church brethren, they are going to go there to help as the volunteer. Para po maidaos ang Bible seminar, marami po sa aming mga kapatid ang dadalo po doon upang makibahagi o tumulong. And although some our Cajun Church brethren, they are able to join the Bible seminar, but they are praying for the Bible seminar in Romblon so that many lost are able to get salvation. Marami man po sa aming mga kapatid ang hindi po makakadalo doon. Subalit sila po ay may paghahangad din sa Romblon Mission, a Bible Seminar, na marami po doon ang maligtas. Also from start to the end, we rely on God. Magmula sa simula, kami po ay umaasa lamang sa Diyos. In the name of the Jesus Christ, we pray. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo. Amen. Amen. Okay, today we are going to think about the
prayer. Ngayon po ay ating pag-iisipan ang tungkol sa panalangin. So let's open the Bible. Buksan po natin sa ating Biblia. 1 Peter chapter 4 verse 7. Unang Pedro chapter 4 verse 7. 1 Peter chapter 4 verse 7. Unang Pedro chapter 4 verse 7. If you find a lady, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili, alang-alang sa inyong mga panalangin. And what we will study together today is the prayer. That's why prayer is what God commanded all Christians. But why we have think today? Why we have to pray more? Kaya pag-aaralan po natin ngayon ang sama-sama ay ang tungkol po sa panalangin na inutos po sa atin ng Diyos para sa mga Kristiyano. Ngayon po, pag-aaralan natin kung bakit. Because here, verse 7, but the end of all thing is at hand. That's why we are living in the last aging. That's why we have to pray more to the Lord God. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Tayo nga po'y nabubuhay na sa huling panahon, kaya marapat lang na tayo mas manalangin pa. And additionally, we have to pray more. That is the second reason is the Bible says that Satan works stronger in the last age. At ang isa pa po, o ikalawang dahilan pa, bakit kailangan nating mas manalangin pa, dahil mas matindi din po o mas malakas ang pagkilos ni Satanas. Actually, as we know already, we are living the last age. And in last age, Satan also more than the Satan hinders us from the living worthy of God. Kaya tayo nga po yung nabubuhay sa mga huling araw, gayon din po si Satanas, mas lalo pa po siyang gumagawa o kumikilos na may balakid sa ating pong pamumuhay. That's why we must pray more. Kaya dapat higit na tayo mas manalangin pa. As I told you already, today we are going to think about the prayer. Although they know, we have to pray, but we don't know how to pray. Why we have to pray? Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, dapat na, pag-aakala natin ngayon ng tungkol sa panalangin. Kailangan alam nating manalangin. Kailangan nating manalangin, pero hindi natin alam papaano manalangin. That's why we are going to think about the prayer. Kaya nga po, pag-iisipan natin ang tungkol sa panalangin. First reason, what we have to pray, because the prayer brings so much benefit to us. Bakit natin kailangan manalangin? Dahil ang panalangin ay nagbibigay sa atin ng maraming benepisyo tungo sa Diyos. Okay. Luke chapter 3, verse 21. Sa Lucas chapter 3, verse 21. Now we are studying about prayer. Ngayon po ay ating pinag-aaralan ng tungkol po sa panalangin. Luke chapter 3, verse 21. Lucas chapter 3, verse 21. Babasahin ko po. 21. When all the people were baptized, I came to the pass that Jesus also was baptized, and while he prayed, the heaven was opened. Nang mabautismuhan ang buong bayan, at nang mabautismuhan din si Jesus, at siya'y nanalangin, ang langit ay nabuksan. When Jesus cried, while he prayed, the heaven was opened. Likewise, first of all, if we pray, the door of heaven is opened and God's power is empowered us. Nung si Jesus po ay nanalangin, yung pong langit ay nabuksan. Gayun din po, kapag tayo ay nanalangin, yung pong pinto ng langit ay bubukas. Yung kapangyarihan ng Diyos ay ibibigay sa atin. Remember, that's why we have to pray. When we pray, that time the door of heaven is open, means in order to listen our prayer request, the door of heaven is opened. That's why if we do not pray, God will not listen our prayer request. Kapag tayo nanalangin, ang Diyos po ay binubuksan yung pintuan ng langit. Kaya nga po, kailangan nating manalangin. Kung hindi tayo mananalangin, hindi maibubukas ng Diyos yung pintuan sa langit. That's why if we do not pray to the Lord God, on the contrary, if we do not
pray to the Lord God, we don't know what to do about our good Christian life. Sa kabilang banda po, kung hindi tayo mananalangin sa Diyos, hindi natin alam kung ano yung mabuti sa ating Christian life. That's why all the time we have to pray. Kaya palagi, madalas, lagi po tayong manalangin. So, Bible says, Matthew chapter 7, verse 7 and 7. Kaya sa Mateo, chapter 7, verse 7, if we do not have Bible, if you cannot read the Bible small font, look at the screen. Kaya kung hindi niyo pumabasa yung ating pong Biblia, dahil maliliit po ang sulat, mayroon po tayo sa screen. So, 7 and 7, ask and it will be given to you, and seek and we will find, and knock and it will be opened to you. Humingi kayo at kayo ay bibigyan, humanap kayo at kayo ay makakatagpo. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. That's why ask to God, seek to God, and then knock to God. It means pray to the Lord God. Kaya po, magsabi tayo sa Diyos, humingi tayo sa Diyos, kumatok tayo sa Diyos. Ibig sabihin po noon, manalangin sa Diyos. So if we do not open, if we do not pray to Lord God, we able to not gain the benefit from the Lord God. Kaya kung hindi po tayo mananalangin sa Diyos, hindi po natin makukuha o makakamtan yung benepisyo na maibibigay ng Diyos sa atin. Because the reason, in order to get more and more what we needed, we have to pray more and more to the Lord God. Kaya kung ano man ang ating kailangan pa sa ating buhay, kailangan na, para matanggap natin ito, kailangan nating manalangin ng manalangin pa. So, ask, seek, knock means if we do not ask and seek and knock to the Lord God, we able to gain everything from the Lord God. Kaya sabi, humingi, humanap, tumuktok. Ibig sabihin po, kailangan nating manalangin sa Diyos upang makamta natin ang bawat bagay. We cannot gain everything to the Lord God, right? Hindi natin makukuha ang mga ganong bagay kung hindi but tayo manalangin. But one more thing, I want to say something. When we pray to the Lord God, we have to remember this verse. Philippians chapter 4. Kapag nananalangin po tayo sa Diyos, kailangan po nating isipin ito sa Filipos po. It is very important our attitude when we pray to the Lord God. Ito po yung ating mahalagang sa loobin o asal sa harapan ng Diyos kapag tayo ay nananalangin. Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Filipos chapter 4 verse 6 hanggang 7. When we pray to the Lord God, we have to have that kind of mind. Kaya magkaroon dapat tayo ng ganitong kaisipan habang tayo po ay nananalangin sa Diyos. 6 and 7, brothers and sisters, we together. 3, 2, 1. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan sang Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Through this passage, we have to think two kind of the important points. There are two things what we have to check. May dalawang bagay po tayo na kailangan po nang suriin dito sa verse na ito. First, when we pray to the Lord God without worry, anxious. Wag nang hindi tayo nababalisa o nag-aalala, dapat ganong manalangin sa Diyos. So first of all, here, be anxious for nothing. That's why first of all, no worry. Likewise, here in the passage, the Lord tells us to pray to God without worrying about anything. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sinasabihan po tayo ng Diyos na kapag tayo'y nananalangin, ay huwag tayong mabalisa sa anumang bagay. If we trust God, why we have to worry when even though we're able to do the pray to the Lord God? Bakit po tayo mag-aalala? Gayong kaya naman nating manalangin sa Diyos. Actually, we know God.
who has almighty power. That's why we have to believe. When we pray to the Lord God, we are able to gain the everything, what we needed from the Lord God. Kilala natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin ng anumang bagay. Kaya, bakit tayo mababalisa na kapag tayo yung nananalangin sa Kanya sa anumang mga bagay? You understand? That's why God says, when we pray to the Lord God, do not worry. Kaya kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, huwag tayong mabalisa. With worry, have worry, if we pray to the Lord God, God will not listen our prayer request. Kapag tayo po ay nananalangin na may pag-aalala, hindi po makikinig ang Diyos sa ating panalangin. And there, one second reason. Ikalawa po. One more thing, something we need to look at carefully in this passage. Tingnan po natin maigi sa verse na ito. So verse 7, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind through the Jesus Christ. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. What does mean the verse 7? The meaning of verse 7. Ano po ba ang kahulugan nitong verse 7? Although we pray to the Lord God, but verse 7, the God didn't say that if we pray, He will listen to everything. Sabi dito sa verse 7, kapag tayo nanalangin sa Diyos, hindi ibig sabihin na lahat ng ating panalangin ay papakinggan ng Diyos. Like verse 7, when we pray to the Lord God, who able to listen my prayer request, God has promised to keep our heart and minds in His peace. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, may pangako siya na yung pag tayo nananalangin sa Diyos, mayroon siyang ibibigay na kapayapaan sa ating puso. So, it means God didn't say that. If we pray, He will listen to everything, right? Only God has promised to keep our heart and minds in His peace. Kaya nananalangin ang sinabi sa atin ng Diyos na kapag ka tayo nananalangin ay hindi ibig sabihin na lahat ng bagay ipapakinggan niya, kundi sa ating pananalangin, papakinggan niya na may kapayapaan sa ating puso. So, don't have misunderstand. We are able to gain everything when we pray to the Lord God. Kaya huwag ho tayo magkaroon ng maling pag-unawa na kapag tayo nananalangin sa Diyos, sa lahat ng bagay ay papakinggan ng Diyos. That's why sometimes God listen our prayers, but sometimes God didn't listen our prayers. Minsan, pinakikinggan ng Diyos yung ating hiling o panalangin. Pero minsan naman, hindi pinakikinggan ng Diyos yung ating panalangin. Brother, sister, open Matthew chapter 10. Mga kapatid, buksan niyo po sa Mateo chapter 10. We are learning about the prayer. Patuloy po natin pinag-aaralan yung panalangin. Matthew chapter 10. Verse 34. Chapter 10 po. As I told you already, God didn't say that if we pray, He will listen to everything. That's why Matthew chapter 10, verse 34, brothers and sisters, let's read together. Huwag ninyong isiping pumarito ako. Let's we read together. 3, 2, 1. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako pumarito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. So this means that God will give us a strong heart so that we can and overcome everything. We can overcome no matter what the difficulties. Isabihin, bibigyan tayo ng Diyos ng matatag o malakas na puso upang mapagtagumpayan ang paghihirap. So when we pray to the Lord God, instead of gain what we needed, before we gained what we needed, God will give you to overcome any kind of difficulties. Kaya kapag tayo nananalangin sa Diyos, sa halip na ibigay niya yung mga bagay-bagay na kailangan natin, ang ibibigay niya yung mas higit para mapagtagumpayan natin yung mga kahirapan. Brother, sister, let's think together. What is more important? What we give to my children
money or what we teach the, my children about how to earn money. Among two, which one is more important? Mga kapatid, pag-isipan po natin ito. Sa ating mga anak, yung alin po dito ang mas mahalaga? Yung bigyan ko lang ng pera yung aking anak o turuan ko yung aking anak paano magkapera? Likewise, sometimes God didn't give us what we needed. Sometimes God gave us the strong heart, strong mind to overcome everything. Kagaya po noon, hindi binibigay sa atin ng Diyos ang bawat bagay. Bagkus, binibigyan niya tayo ng kalakasan ng puso upang mapagtagumpayan yung mga paghihirap o yung mga kahirapan. You understand? Naintindihan niyo po? That's why in order to overcome devil temptation, we have to pray to the Lord God to gain the strong heart in order to overcome devil temptation. Para po mapagtagumpayan natin yung mga tukso ng Diablo, binibigyan tayo ng Diyos na matatag na puso para po malampasan natin ito. Isn't it? Di po ba? So, another, Matthew chapter 26 or so. Sa Mateo chapter 26 din po. When we meet devil temptation, when we face devil temptation, what shall we do? Kapag tayo ay nahaharap doon sa tukso ng Diablo, ano pong dapat nating gawin? Matthew chapter 26 verse 41. Chapter 26 verse 41. Tingnan po natin. Let's read together. 3, 2, 1. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso, ang espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Likewise, in order to overcome any our devil temptation, we have to keep praying to the Lord God to awake our spiritual mind. Para magising yung ating spiritual na kaisipan o malampasan yung tukso ng Diablo. Kailangan natin pong manalangin sa Diyos. Actually, verse 41, this verse, Jesus spoke to His disciples who were too tired, so were dozing. That's why verse 41, like verse 41, Jesus Christ, He asked to 12 disciples. Sinabi po ito ni Jesus sa mga alagad, yung mga alagad na pagod na at inaantok na doon, ganito ang sinabi niya sa mga alagad. So watch and pray. Watch and pray, lest you enter into temptation, like Jesus Christ asked the 12 disciples. Sinabi ito ni Jesus dun sa 12 alagad, kayo maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Before Jesus Christ asked the 12 disciples, wake up and pray, Jesus Christ also, He prayed Himself like this. Bago po sabihin ni Jesus ito sa mga alagad na sila'y manalangin, mismong si Jesus po, siya ay nanalangin muna. Actually, Jesus prayed 3 times, as we know already. Jesus Christ, He prayed 3 times in the Garden of Gethsemane ahead of such great things. Kagaya po ng alam natin, si Jesus ay nanalangin doon sa hardin ng Gethsemane ng 3 beses nang may paghihirap. Ahead of such great things means Jesus must carry the cross the next day in order to save the lost soul. Kaya po sa susunod na araw, siya po ay magdudusa upang maligtas tayo, yung ating kaluluwa. Before Jesus Christ, He died on the cross. Jesus Christ also prayed. Bago maipako si Jesus Christ sa cross, nanalangin din siya. How many times? 3 times. Jesus Christ, He prayed to the Lord God. Kaya ilang beses? 3 beses po na nanalangin si Jesus Christ sa Diyos. Like this. Jesus prayed, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me like this. Sabi, but nevertheless, not as I will, but as you will. Likewise, Jesus Christ prayed to the Lord God. How many times? 3 times. Kagaya noon, si Jesus Cristo po ay nanalangin, Ama ko, kung maaari ay lumampas sana sa akin ang kopang ito.
Ang ngunit ito'y ayon sa loob mo, hindi ayon sa loob ko. But at that time, 12 disciples, the old disciples ran away at that time because they were scared when Jesus was crucified. Nung ipinako si Jesus sa cross, yung mga alagad po ay nagtakbuhan dahil sila nga ay natakot. Why Jesus cried? Why disciples, that time they ran away? Bakit yung mga alagad nagtakbuhan? Actually, the disciples have to be waking up and then pray together. But they were tired and so were dozing. Sa katunayan, instead of pray to the Lord God. Sa katunayan, dapat ay kasama silang nanalangin noong mga sandaling iyon. Pero yung mga alagad po, sila ay pagod at inaantok noong mga panahon na iyon. So, because they didn't pray to the Lord God, so when they faced difficulties, crisis, that time they ran away. Dapat ay nanalangin sila noong sandaling iyon. Kaya nga, para sa pagharap nila sa mga ganong kahirapan na sitwasyon, ay kaya sana nilang malampasan. This way, don't close your eyes. Kaya wag niyo po ipikit ang inyong mata. Because at that reason, at that time, Jesus Christ, He told His disciples to be awake and praying. Sabi, maging manatili kayong gising at manalangin. Now also, this is the same for us also. Ganun din po sa atin. So our faith can always be awake if we strive to live a life of prayers. Kapag kung ang ating pong panalangin ay kung tayo po ay magsisikap sa ating pananalangin, and when we pray every day, we may not fail into the sin. Kung tayo mananalangin palagi, hindi po tayo bumagsak sa kasalanan. Like this prayer has so many benefits for us. Kaya ang panalangin ay madami pong benepisyo sa atin. So from now on, all brothers and sisters, let's we think how should we pray. Kaya magmula ngayon mga kapatid, pag-isipan natin kung paano ba tayo dapat manalangin. We have to think about how to pray. Pag-isipan po natin paano ba manalangin. First of all, we have to consider when we pray, we have to think about our attitude before God. Bago tayo manalangin, pag-isipan muna natin, ano ba yung aking saloobin, yung aking asal sa harapan ng Diyos kapag ako'y nananalangin? Our heart, our attitude before God is a very important point when we pray to the Lord. Yung laman ng ating puso ay napakahalaga po kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. So prayer is something we do to Almighty and Holy God, so there are some demanded attitude. Kaya kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, yung Diyos ay makapangyarihan at banal. Kaya nga po, maayos dapat yung ating saloobin kapag tayo nananalangin sa Kanya. First, when we pray to the Lord God, we must believe that God hears our prayer. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, dapat may puso tayong pakikinggan ng Diyos yung aking panalangin. So we must believe that God hears our prayer. Dapat tayong maniwala na pakikinggan ng Diyos yung aking panalangin. So Bible says Mark chapter 11. Yes, sa Marcos chapter 11. This is God's promise. Marcos chapter 11, ito po ay yung pangako ng Diyos. The Bible says when we pray, we have to keep that mind, verse 24. Sa verse 24 po, kapag nananalangin tayo, ganito po dapat ang ating kaisipan. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. That's why Jesus told us not to believe what we would receive, but to believe that we had already received it when we pray. Ang tinuturo po sa atin ni Jesu Cristo
ay kapag nananalangin tayo, ay huwag nating isiping matatanggap natin, kundi atin ang tinanggap. So when we pray, we have to believe that we already had received, already received it. Kapag tayo nananalangin, ituring natin na tinanggap ko na yung aking panalangin. That's why Matthew chapter 21, verse 22. Mateo po, chapter 21, verse 22. Verse 22. Mateo, chapter 21, verse 22. It is very important our attitude when we pray to the Lord God. Ito po yung mahalagang laman ng ating puso kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. At anumang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. What does it mean? It means that God knows whether we really believe and seek the Lord or not when we pray. Ibig sabihin, alam ng Diyos kapag tayo nananalangin kung talagang naghahanap ba talaga tayo o hindi. There's a verse 22. It means, if we pray without faith that the prayer will be fulfilled, it also means that we do not believe in God's omnipotence. Kung tayo po'y nananalangin sa Diyos ng walang pananampalataya, ibig sabihin, tayo nananalangin sa Diyos na hindi tayo naniniwala na siya ay makapangyarihan na kayang gawin ang lahat ng bagay. God's omnipotence means we do not believe in the God has almighty power. Hindi tayo naniniwala sa Diyos na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na makapangyarihan siya. So if we pray that way, God is not pleased when we hearing that prayer. Kapag ganoon po ang laman ng ating puso at kapag tayo nananalangin, hindi po pakikinggan ng Diyos yung ating panalangin. That's why without doubt, we have to pray to the Lord God. Nang walang pagdududa, ganoon po dapat tayo manalangin sa Diyos. So, verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Ano man ang bagay na inyong hingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. So when we pray to the Lord God, like this kind of attitude, God is pleased to believe and then ask when we pray. Kapag ganito po ang laman ng ating puso, kapag tayo may paniniwala na tayo nananalangin, ganito ang ating tatanggapin. And when we pray to the Lord God without doubt and then without anxious, God answers that our prayers. Kapag tayo nananalangin sa Diyos nang walang pagdududa o kabalisaan, sasagutin ng Diyos at ating panalangin. And second, important attitude, our attitude when we pray. That is, it must be a prayer done according to the God's will. According to the God's will, we have to pray. Ikalawa po na sa loobin o laman ng ating puso kapag tayo nananalangin ay ayon dapat sa kalooban ng Diyos. It's very important point. We have to pray to the Lord God according to God's will. Napaka-importante po nito na ang panalangin natin dapat para sa kalooban ng Diyos. So, Bible says, 1 John chapter 5. Sabi ng Biblia, Unang Juan chapter 5. 1 John chapter 5 verse 14. Unang Juan chapter 5 verse 14. Because verse 14, many people, they are praying to the Lord God to gain everything. Kaya po, maraming mga tao ang nananalangin sa Diyos na pagkalooban sila ng bawat bagay o anumang bagay. Why? Verse 14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He
hears us. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. It means, here, He will, His will means God's will. So when we pray, we must seek according to God's will. Sabi dito, Kanyang kalooban, isabihin, kalooban ng Diyos. Kapag tayo po ay nananalangin, dapat po ay ayon sa kalooban ng Diyos. It means if we pray about what God hates, God will not hear our prayer. Ibig sabihin po noon, kapag tayo nananalangin ng ayaw o ayaw ng Diyos sa bagay na ganoon, hindi papakinggan ng Diyos yung ating panalangin. For example, a certain brother prayed to the Lord God, God, I want to make a lot of money and enjoy my life. God will not listen. Halimbawa, may isang brother na manalangin, Panginoon, pagkalooban mo ko ng limpak-limpak na salapi at gusto ko mag-enjoy sa aking buhay, papakinggan ba ng Diyos yung ganong panalangin? Another certain brother, he prayed to the Lord God, God, I want to make a lot of money for because I want to offer tithes and offering a lot. But because of our work, I am able to not attend Sunday service regularly. May mananalangin ding isang kapatid na sabihin, Panginoon, dahil sa trabaho ko, kaya hindi ako makadalo ng madalas. Kaya bigyan mo ako ng maraming pera nang sa gayon, makapag-offering ako, makapag-tithes ako ng mas malaki. In order to offer tithes and offering a lot, more and more to the Lord God, that's why I have to work more and more, even on Sunday or so. God will not listen His prayer. Yes. Panginoon, para mas makapag-offering ako, mas makapag-tithes ako ng mas madami pa, bigyan mo po ako ng trabaho kahit Linggo. Kapag ganoon po, hindi pa kikinggan ng Diyos yung ating panalangin. Isn't it? Di po ba? So will God will not listen His prayer request. Hindi papakinggan ng Diyos yung mga ganong klaseng panalangin. Although He said to the Lord God, I want, in order to offer tithes and offering more, a lot of money for the Lord God, that's why even Sunday also I have to go to work to earn money for the Lord God. But God will not listen, isn't it? Kahit na ang ginagawa niya, mag-o-offering siya ng ng malaki pa sa tuwing Linggo ng tithes and offering, pero sa Linggo, kailangan pa rin niya magtrabaho. Kapag gaganon po ang panalangin, hindi pakikinggan ng Diyos ang panalangin. Why? Bakit God po? God is not like a beggar. Beggar. Dahil lang Diyos ay hindi po pulubi. God is not or poor like that. Hindi mahirap ang Diyos. Usually God doesn't want, God no need pesos money. Hindi kailangan ng Diyos yung ating salapi, yung ating pera. Right? Actually, God wants all of you to abide in the church. Sa totoo lang, ang gusto po ng Diyos sa inyo, manatili kayo sa church. Likewise, when we pray to the Lord God, we have to pray according to God's will. Kaya kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos, manalangin tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Brother, sister, one more time, let's read together. 1 John chapter 5, verse 14. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. So when we pray everything to the Lord God according to His will, He hears us. Kaya kapag nananalangin tayo na anumang bagay patungkol sa kalooban Niya, ay papakinggan Niya. And then, when we pray, we have to think. Third, ikatlo po, pag-isipan natin. We must pray honestly and sincerely. Dapat manalangin tayo na may maalab at tapat na puso. Some a certain brother, he is praying like that. Finish. May brother na nanalangin, ganun lang kabilis. When we have our meal, kapag kumakain, and we close eyes, pinikit ang mata, we open our eyes after 1 second. Isang segundo lang, panalangin, binuksan na ulit ang mata. Is it not sincere or honestly? Hindi po tapat o maalab na puso ang ganun.
Likewise, third, we must pray. We must be honest and sincere when we pray. Eh dapat mayroon pong maayos na puso kapag tayo po ay nananalangin sa Diyos. Brothers and sisters, let's open the Bible. Mga kapatid, buksan po natin Psalm chapter 145. Mga awit chapter 145. Awit 145. Psalm 145 verse 18. Chapter 145, verse 18. Psalm 145, verse 18. 145 po sa mga awit, verse 18. Let's read together. Sayin po natin, 3, 2, 1. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Likewise, God is also seeing if it is a true prayer or not. Kagaya noon, tinitingnan ng Diyos kung tunay ba yung panalangin o hindi. When we pray to Lord God, God is seeing our prayer is the sincerity or honest or not. Tinitingnan ng Diyos yung ating pong panalangin kung tapat ba yung ating puso sa ating panalangin o hindi. That's when we pray to Lord God, we have to keep that mind, attitude, the sincerity or honest. Kaya kapag nananalangin tayo sa Diyos, dapat po mayroon tayong maalab na puso at tapat na puso, ganun po dapat ang ating puso. And the fourth, when you pray, we have to keep that mind on attitude. That is, we must pray patiently until it is fulfilled. Ika-apat, kapag tayo po yung nananalangin, kailangan po nating maghintay hanggang sa ito ay matupad. When we pray to the Lord God, we have to keep in mind, we must pray patiently until it is fulfilled. Kapag tayo nananalangin, matyaga po tayong maghintay hanggang sa maisakatuparan yung ating panalangin. So when we pray, we should pray until the prayer is fulfilled. In yeah. Same meaning. Kailangan po nating manalangin ng manalangin hanggang sa yung ating pong panalangin ay maisakatuparan. Luke chapter 18. Sa Lucas po, chapter 18. So when we pray to the Lord God, we don't stop to pray, and we have to keep going continuously. We have to pray to the Lord God. Kailangan nating manalangin sa Diyos nang walang humpay, hindi tumitigil, patuloy lang sa pananalangin. Verse 18, chapter 18, verse 1 hanggang 8. Chapter 18, Lucas chapter 18, mula verse 1 hanggang 8. Please. Babasahin ko po. At isinalaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga, kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag man lupaypay. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya, na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. May ilang panahon na siya'y tumatanggi, subalit pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman ako'y hindi natatakot sa Diyos at hindi gumagalang sa tao, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito, bibigyan ko siya ng katarungan, kung hindi ay magsasawa ako sa kanya ng patuloy na pagpunta rito. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom, at hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan, gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Verse 7 hanggang 8, all brothers and sisters, let's read together one more time. 3, 2, 1. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kanya bang matitiis sila? Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan,
Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? What is mean? Ano po ang kawalan? Why you do not pray to the Lord God continuously? Bakit hindi kayo nananalangin sa Diyos ng patuloy? Like this woman, if we cry out to the Lord God day and night until the prayer is fulfilled, He will listen. Kagaya po ng babaeng nandito, kung tayo mananalangin araw at gabi na may pagluha, papakinggan ng Diyos yung ating panalangin. This passage means, problem is, when we pray to the Lord God, ask to the Lord God, we do not pray to the Lord God continuously. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, ang problema po, hindi patuloy yung ating pananalangin. Problem is that we give up in the middle, because we have no faith. Ang problema, sa kalagitnaan ng ating pananalangin, tayo humihinto na. Because you do not trust God's promise, that's why you stop to pray to the Lord God. Dahil nga sa hindi natin pagtitiwala sa pangako ng Diyos, kaya nagagawa natin na huminto na manalangin sa Diyos. Because you do not have the faith, true faith, that's why you cannot pray to the Lord God continuously. Dahil nga wala kang pananampalataya, kaya hindi mo magawang makapanalangin ng patuloy sa Diyos. Because although you got salvation, although you became the Son of God, but still, in your Christian life, during your Christian life, because you do not trust God's promise, that's why you stop to pray continuously. Kahit na may kaligtasan ka na anak-anak ng Diyos, pero kapag nananalangin ka, dahil nga hindi ka nagtitiwala dun sa pangako ng Diyos, hinihinto mo yung panalangin mo. Because then is when our prayer do not come true like that. Dahil nga diyan, yung ating panalangin ay hindi po natutupad. That's why the Bible says, we must continue to pray without give up until prayer comes true. Sinabi ng Biblia, kailangan nating manalangin ng patuloy hanggang sa matupad yung ating panalangin. When we pray to the Lord God, oh Lord, still my beloved relative, my parents, my children not to be saved, please pray, please listen my prayer request. That's why when we pray to the Lord God, God already started to listen our prayer. Yeah, nagsasabi tayo, Panginoon, pinapanalangin ko yung aking pamilya na maligtas sana sila, gusto ko silang maligtas. Kapag ganun po tayo nanalangin, yung Diyos nakikinig na sa atin. So until God listen our prayer request, why you stopped your prayer? Habang pinakikinggan ng Diyos yung ating panalangin, bakit tumitigil tayo sa pananalangin hanggang mapakinggan pa niya? That is problem, Bible says. That is problem. Kaya yun ang problema. Yun ang sabi ng Biblia. Only one thing, the reason why you stopped the prayer continuously, because you still didn't trust God's promise. Yun po ang nakikita natin isang dahilan bakit tayo humihinto sa panalangin, wala, kulang tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Instead of until we receive God's answer, we start to find another solution, another way. Sa halip na hintayin natin yung sagot ng Diyos, humahanap tayo ng ibang solusyon. You understand? Naintindihan niyo po. That's why, since you start to the Lord God, do not stop and continuously, you have to pray to the Lord. Kaya kapag nagsimula ka ng manalangin sa Diyos, huwag kang huminto hanggang sa matupad ang iyong panalangin. And then, let's think about fifth. Ikalima po, pag-isipan. When should we pray? Kailan dapat tayo manalangin? When do we have to pray? Kailan? When? Tuwing kailan tayo dapat manalangin? When should we pray that important prayer? Kaya kailan po tayo dapat manalangin ng importanteng panalangin? First, set a time and then regularly. Kaya maglaan po tayo ng oras na tuloy-tuloy. We have to pray after set our time and regularly like that. Kaya regular po na maglaan tayo ng oras para sa pananalangin. So when you pray to the Lord God about the important matter, we needed to set a time for our prayer and do it regularly. Kapag tayo po ay importanteng mananalangin sa Diyos, kailangan po maglaan tayo ng oras. Regular na maglaan tayo ng oras para sa panalangin na iyon. Like Daniel. Kagaya ni Daniel.
Not like Brother Daniel. Daniel. Hindi gaya ni Brother Daniel, kundi si Daniel. Daniel chapter 6, verse 10. Let's go. Daniel chapter 6, verse 10. Daniel, chapter 6, verse 10. That's why it's so good when we pray. We need to set our time for our prayer. Yeah, napakabuti po na may paglalaan po tayo ng oras kapag tayo ay nananalangin. Verse 10, brothers and sisters, let's read together. 3, 2, 1. Nang malaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan na, siya'y pumasok sa kanyang bahay na ang mga bintana ay bukas paharap sa Jerusalem. At siya'y nagpatuloy na lumuhod ng tatlong ulit sa loob ng isang araw, nananalangin at nagpapasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Likewise, Daniel, he prayed regularly 3 times a day. Gaya ni Daniel, nananalangin po siya ng 3 beses sa isang araw. After a set of time, 3 times. Kaya matapos niya maglaan ng oras, para doon 3 beses po. So, first of all, when we wake up early in the morning, when we open our eyes, that time, before we start something, we have to pray first. Pagkagising natin, pagmulat pa lang ng ating mata, bago tayo gumawa ng anumang mga bagay, kailangan manalangin po muna tayo sa Diyos. So when we wake up that time, first of all, what we have to do? Pray. Pagkagising pa lang natin, ano po unang dapat gawin? Manalangin. You understand? Naintindihan niyo po? Oh Lord, thank God, give us today, precious today. Panginoon, salamat po. Binigyan mo ako ng napakahalagang araw muli sa araw na ito. I want rely on you every day during today. Sa maghapong ito ay umaasa lamang ako sa iyo. Please lead me during for today. Pangunahan mo ko sa araw na ito. Can you understand? Naintindihan niyo po? And second time, lunch time. Pangalawa, kapag tanghalian. And last, before we go to bed. At sa huli, bago tayo matulog. Before go to bed, we have to pray to the Lord God. Bago tayo matulog, kailangan manalangin din tayo sa Diyos. You understand? Naintindihan niyo po? So although we may not pray for a long time, it is necessary to pray regularly like Daniel. Kahit na po nasa masamang sitwasyon man, kailangan nating manalangin ng regular gaya ni Daniel. And then second, we must always pray outside of the set hours. Kaya dapat manalangin tayo ng hindi tinitingnan yung ating sarili. So anytime, we have to pray anytime. Ano mang panahon, kailangan actually, tayo manalangin. Brothers, sisters, prayer is the conversation with God. Sakto na yun po, ang panalangin ay yung pakikipag-usap sa Diyos. Prayer means is the communicate with God. Yung panalangin ay yung pakikipag-usap sa Diyos. Can you understand? Naintindihan niyo po? So not only morning time, early in the morning, get up early in the morning and go to bed and lunch time, but also when we are working time. In the CR. Anytime, any day, everywhere, we have to converse with God, communicate with God. Yeah, hindi lamang po sa umaga, tanghalian, gabi. Maging ano man ang ating ginagawa, saan man tayo, naglalakad man tayo, sa trabaho man, o maging sa CR, kailangan, ano man ang ating ginagawa, kailangan manalangin tayo sa Diyos. Why? Because our faith is very weak, more than Satan. Bakit po? Dahil lang, ating pananampalataya ay napakahina, higit pa si Satanas. Ephesians chapter 6, verse 18. That's why Bible says how to pray. Sinabi ng Biblia, paano manalangin sa Epeso chapter 6? How to pray? Ephesians chapter 6, verse 18. Epeso chapter 6, verse 18.
Ephesians chapter 6 verse 18, brothers and sisters, let we read together. 3, 2, 1. Manalangin kayo sa Espiritu sa lahat ng panahon sa bawat panalangin at pagsamo. At sa bagay na ito ay maging handa na may buong pagtiyaga at pagsusumamo para sa lahat ng mga banal. Likewise, all the time in the passage, the Lord is telling us to always strive to pray. Sa lahat ng panahon ay sinasabi sa atin ng Diyos na manalangin tayo palagi. So we should pray hard every time, every day. We need to pray. Kailangan manalangin tayo na may paghihirap araw-araw. So when we pray all the time, every time, the Lord is pleased with it. Kapag tayo nanalangin sa bawat sandali, bawat panahon, ang Diyos po ay nalulugod. Also, when we face some serious problem, serious the matter, that time we must pray especially and honestly for serious the problems. Kapag tayo po ay naharap sa seryosong problema, kailangan manalangin tayo ng taimtim, ng tapat sa ating puso, sa ating Diyos. When we met serious problem, very serious problem, that time we have to pray to the Lord God more honestly and especially honestly and seriously. Kapag tayo naharap sa seryosong problema, higit pa, kailangan mas taimtim, may tapat na puso, may maalab na puso, kailangan tayong manalangin sa Diyos. Esther chapter 4. Sa Esther po, chapter 4. Before Job, book of Job. Bago po ang aklat ni Job, Esther. Esther po. Before Job and Psalm, book of Job, before Esther, chapter 4. Bago po ang aklat ni Job at ang mga awit, ay meron pong aklat, Esther. Esther po. Chapter 4, verse 14 hanggang 17. Esther chapter 4, verse 14 hanggang 17. Verse 14 po hanggang 17. Brothers, sisters, let's read together. 3, 2, 1. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya na kan sa kaharian ay dahil sa pagkakaigan ito. At sinabi ni Esther sa kanila na sagutin si Mordecai, ikaw ay humayo. Tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno rin gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas at kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Sa gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat na iniutos ni Esther sa kanya. I explained to you about this story. Because of Israelites' the disobedience, they became the captive and the slave of Persia. Dahil nga po sa pagsuway ng mga Israelita, sila po ay binihag, sinakop ng Persia. When they became the captive of Persia, but at that time, by God's grace, Esther became the queen of the Persian king. Noong sandali na ang panahon ng Persia ay sinakop ang Israel, noong panahon na si Esther
Nung panahon yun, si Esther po ay naging reyna. I don't know, Esther... Di ko alam. Esther look like the maganda woman, and I don't know. Alam kung anong itsura ni Esther, kung maganda ba siya. But at that time, by God's grace, Esther, she became the queen of the Persian king, Ahasuero. Pero nung sandaling iyon, si Esther po ay naging reyna sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos. But that time, there was some problem. That time, all Israelites should be died or killed by the rule of the king. So, in order to save the Israelites, Queen Esther, she has to go to his husband king. Nung panahon na yon, meron pong utos na kailangan patayin ang mga Israelita. Dapat silang patayin. Kaya para mailigtas yung mga Israelita, si Esther na reyna ay kailangan niyang pumunta doon sa hari. And at the time, there was a law of a king that the law was that anyone who go before the kings without being calling by him would be put to death. Pero may batas noon na sino mang magpunta sa hari nang walang pahintulot o hindi pinapapunta ng hari, na kung sino mang pupunta doon ay dapat patayin. So Esther, although the king didn't call the Esther, but Esther, he decided to go to the king to ask to king to save Israelite. Kahit na si Esther ay hindi pinapatawag ng hari, si Esther po ay pumunta doon sa harapan ng hari upang iligtas ang mga Israelita. But Esther, she didn't know the king, the Ahasuero, kill her or not. Nung sandaling yon, hindi alam ni Esther kung papatayin ba siya ng hari o hindi. So, verse 14 and 15. Verse 14 and 15, I will read. For if you remain completely silent at this time, and relief and then deliverance will arise for the Jew from the another place, but you and your father's house will perish. But here, next, let's read together. At sinong nakaka... Sorry, because of your Tagalog. So yet who knows whether you have come to the kingdom of such a time as this. That time, verse 15, then Esther told them to reply to Mordecai. Mordecai means uncles. And verse 16, brother, sister, one more time. Let's read together. Verse 16, 3, 2, 1. Ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat na Hudyo na matatagpuan sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw, gabi o araw. Ako at ang aking mga babaeng alalay ay mag-aayuno ring gaya ninyo. Pagkatapos ay pupunta ako sa hari bagaman labag sa batas. At kung ako'y mamamatay, ay mamamatay. Before Esther go to the king to ask to king to save Israel people. That time Esther asked to the Israel people. That time, fast for me. Fast for me. What does it mean, fast? Do not eat. Kaya, bago po pumunta si Esther doon po sa hari upang kausapin, ay sinabi niya sa mga Israelita, ipag-ayuno ninyo ako. Ano po ang kahulugan nito? Fast for me means, please pray for me. It's that meaning. Ang ipag-ayuno nyo ako, ibig sabihin, ipanalangin nyo ako. Neither eat or drink for 3 days. That's why for 3 days, please pray for me. With do not eat and drink and meal. Huwag kayong kumain o uminom man sa loob ng 3 araw. Ibig sabihin, sa loob ng 3 araw ay ipanalangin ninyo ako nang hindi kumakain o uminom man. Verse 17, brothers and sisters, let's read together. 17. 3, 2, 1. Sa gayoy umalis si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat ng iniutos ni Esther sa kanya. Mordecai went his way and did according to
all that Esther commanded in. It means Israel people, they start to pray to Esther for 3 days without drinking and eating. Sa gayong mali si Mordecai at ginawa ang ayon sa lahat ng iniutos ni Esther sa kanya. Ibig sabihin, sila po ay nanalangin sa loob ng 3 araw nang hindi kumakain o umiinuman. Can you understand? Naintindihan niyo po? Likewise, for this time, Cebuyan, Umbulon Bible Seminar, to save lost soul. Korean brethren, they are on the way to come here, to join, participate, to save the people, lost soul in the Cebuyan. And then for that, some of the brethren in Quezon Church, they want to join to help, like as the volunteer. What shall we do? We also, all of our brothers and sisters also, we have to pray for Bible seminar. So that many lost souls who live in the Lumbulan, the Cebuyan, the lost soul, able to get salvation. Can you understand? Gayun din po, kagaya sa atin, dadaos po ang Lumbulan Bible Seminar. Yung ating pong Korean brothers and sisters ay papunta po dito sa Pilipinas upang magtungo doon. Gayun din po, yung ating brothers and sisters dito sa Quezon City Church, may mga volunteer po na sasama. Kaya po, ano po ang dapat nating gawin? Kailangan po nating manalangin para po doon sa mga ligaw na kaluluwa doon sa Bible Seminar. Likewise, here, that's why, one mind. May isang kaisipan. Isn't it? When we met some important things, we have to pray with one mind. Kaya pag naharap tayo do sa isang importanteng bagay, kailangan meron tayong isang kaisipan. When you participate by your prayer, in your prayer, that's why many lost souls who live in Lumbulon, they able to get salvation more and more. Kaya kung tayo makikibahagi sa panalangin, yung mga nakatira po doon sa Romblon ay na mga ligaw na kaluluwa ay tutulungan po tayo ng Diyos na higit pa. If you do not pray for Bible seminar in Romblon, because of you, the reason you do not pray to the, you didn't pray, you do not pray for Bible seminar, somebody may not be saved. Maring kung hindi po kayo manalangin para sa Romblon Bible Seminar, maring yun ay maging dahilan kung ang bakit ang isa doon ay hindi maligtas. You understand? Likewise, when we met some important incidents, we have to pray more seriously and honestly with one mind. Kaya pag naharap tayo sa ganung mga insidente o sitwasyon, kailangan iisa po tayo ng kaisipan para sa pananalangin. Acts chapter 12 also. Mga Gawa chapter 12. The Bible says about the prayer with one mind. Patungkol po sa panalangin na mayroong isang kaisipan. Acts chapter 12 verse 5. Mga Gawa chapter 12 verse 5. Acts chapter 12 verse 5. Mga Gawa chapter 12 verse 5. Brother, sister, let's read together. 3, 2, 1. Habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. Here. Because he evangelized more harder. Because of that reason, the apostle, he was therefore kept in prison. But constant And then because of that reason, tomorrow, apostle supposed to die. He has to die on the cross. He have to die. Sa totoo lang po, si Pablo ay dapat po mamatay sa kinabukasan na. Kaya time po na nananalangin na iglesia para sa kanya. But that time, here, but constant prayer was offered to God from him by the church. Ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa kanya. For Peter, in order to save,
Peter, all brethren, they start to pray to the Lord God. Upang mailigtas si Pedro, yung pong lahat sila, yung iglesia po ay nanalangin para sa kanya. Here, church means all brothers and sisters. Not someone, not somebody. Ang ibig sabihin po ng iglesia, yung church, hindi po isa lamang, kundi ito po ay yung mga kapatiran. To save the Peter, important is by the church. The church means not only some part of brother or sister. All brother or sister, they pray to God to save the Peter. Kaya ibig sabihin po ng iglesia, yung taimtim na nanalangin ay hindi lang po ilang bahagi ng church, kundi yung buong iglesia. Ibig sabihin, lahat po sila sama-samang nanalangin para po kay Pedro. Because of that reason, any the Bible seminar, during Bible seminar, even though you have your own time, even though you have your personal, your important time, even though you are busy because of that reason, but we have to try to our best to participate the Bible seminar all the time. Kahit na po tayo ay may mga kanya-kanyang abala sa ating sarili o sa ating yung ating oras ay abala tayo, pero ganun po man po, dapat subukan natin, abot nating makakaya para makibahagi po doon sa Bible seminar. You understand? Naintindihan niyo po? So, brother and sister, before you ask to pray a request, you ask to God your what you need. We have to pray to God to save the lost soul nearby us. Pagka nananalangin po tayo sa Diyos, bago tayo humingi na kung ano yung ating kailangan, manalangin muna tayo para po doon sa mga ligaw na kaluluwa. So when we pray to the Lord God, I'll show you my hands. Kaya pakikita ko sa inyo yung aking kamay. Pag tayo nananalangin sa inyo, ganito sa Diyos, ganito po. How many fingers? Ilan po ang daliri natin dito? 5. What does it mean? Anong kahulugan nito? Number one. Who is number one? Sino to? Number one. God. So when we pray to the Lord God, first, we have to give thankful to the Lord God. Kapag tayo nananalangin sa Diyos, kailangan humingi po tayo ng, magsabi tayo ng pasasalamat sa Diyos. Our Heavenly Father. Aming Diyos. Thank you for saving us from eternal destruction. Aming Ama na nasa langit, salamat po sa pagligtas mo sa amin sa walang hanggang kapahamakan. Isn't it? Ibuwa. And second. Kalawa. What does it mean? Ano yung kahulugan nito? What does it mean? Ano po ang kahulugan nito? Hinto toro. Ako. Para sumisimbolo sa akin. Ako. About me. Tungkol sa akin. We have to pray to the Lord God about some prayer request. Important point. Kailangan manalangin tayo sa Diyos ng kumbaga yung prayer request natin, kung ano yung hilingin natin sa Diyos. And then, it's better be careful like that. Next. Kaya yung gitna po. How to... Mahirap pong i... Anyway, this one. Among five fingers, this one is very long size, isn't it? Kaya ito po ay very sa lahat long. Ng daliri, ito yung pinakamahaba, very yung tall. Middle finger natin. That's why. It means church, the leaders, or pastor, evangelist, or head leaders. And can you understand? Okay, for leaders. Kailangan ng ito naman, panalangin natin ang church, gaya ng pastors, yung mga leaders sa church. We have to pray to our church leader who work hard for the Lord God. Kailangan nating ipanalangin yung pong mga leader na gumagawa para sa Diyos. Not only your problem. Hindi lang problema mo. But also for our church or leaders kundi, to work hard for the Lord God more. Kundi powerfully. Yung mga church leaders natin na nagsisikap na gumagawa para sa church. Instead of blaming them, instead of negative them, instead of point of them, we have to pray for them. Sa halip na pag-isipan natin sila in order to work hard more and more.
salip na pag-isipan natin sila ng masama o husgahan, kailangan natin silang mas ipanalangin pa ng higit at higit pa. Isn't it? Di po ba? Please, O Lord, Pastor, O God, O Lord God, please help Pastor Hong, Evangelist Richard Buban, and Deacon John, and then men's group leader, mother's group leader, and all cell group leaders, in order today, able to serve their brothers and sisters without suffering and hardship. Likewise, we have to pray. Kailangan nating manalangin na ganun, Panginoon, pakiusap, dinadalangin ko si Pastor Hong, si Evangelist Richard, si Deacon John, ngayon yung aming men's group leader, sa aming women's group leader, yung mga cell group leaders, dinadalangin namin na nawa ay mas makakapag-gumawa pa sila na masigit pa sa Panginoon. Actually, we are studying now about the prayer. Sa totoo lang, tayo po ay nag-aaral ngayon patungkol sa panalangin. Bible says, prayer is very important. Sabi ng Biblia, napaka-importante ng panalangin. And then, first, what does it mean? Yung ika-apat. Itong palasingsingan. Among five finger, which finger when we receive the ring? Kapag may singsing po, saan natin nilalagay? This one for, isn't it? Di po ba? Isa pala singsingan. Not this one, isn't it? Sorry, hindi very important. Hindi sa gitna. This one. Here. It means my lover. Ibig sabihin, sa aking minamahal. You understand? Naintindihan niyo po? My lover, among our church members, is very weak brethren, weak brethren. Kaya sa aking mga kapatid dito sa church, yung aking mahihinang mga kapatid dito sa church. Isn't it? For example, the senior brother and sisters, or my beloved family, my relative, like the weak person, my loved person. Because among five, this one is very weak. Dahil sa limang daliring ito, ito napakahina. You understand? So, Lord, O Lord God, I am praying to the Lord God. Still, my relative and family, still they still not be saved. O Lord, please help them in order to get salvation and for them, who my lover. Kailangan natin panalangin yun sa ating kapamilya o mga kamag-anak na mga mahihina, ibig sabihin, mga hindi pa nagtatamo ng kaligtasan sa Panginoon, tulungan mo po sila na sila po ay magkaroon ng kaligtasan. What does it mean, last one? Sa huli naman, hinliliit. Among five, this one is very small. Sa limang daliri natin, napakaliit nito. Isn't it? Di po ba? It means newly saved people. Brother. Sabihin, sa mga bagong newly ligtas. Saved. Sa mga bagong ligtas. Would you hands up if you got salvation this year? Yung naligtas po ngayong taon lamang, yung ngayong taon lang po naligtas, pakitaas po ang kamay. Brother and sister, please remember them. Mga kapatid, tandaan niyo po lahat yung ating mga newly saved. If we do not pray for last finger, newly saved brethren, after several months, they able to disappear from the church. Bakit po natin kailangan ipanalangin sila ng mga newly saved? Kasi po, maaaring makalipas ang ilang mga buwan, maaaring sila po ay maglaho. Don't only focus on yourself. Huwag ho kayo magtuon sa sarili nyo lamang. Don't only we consider and focus our church leaders. Hindi lang din kayo dapat magtuon sa ating mga leaders sa church. Don't only focus your family. Hindi lang din dapat doon sa ating mga minamahal. Even also, we have to focus, consider about newly saved brethren. Kundi dapat isaalang-alang din natin yung mga newly saved nating kapatid. In order to pray, five kind of things matter. We needed more time when we pray. Kapag not only 1 second. Kapag ipapanalangin po natin yung tungkol dito sa limang daliring ito, nangangailangan, gugugol tayo ng maraming oras. Hindi po isang segundo lamang. If we able to pray for only 1 second about five kind of matter, we can call it miracle. Kaya kung kaya nyo manalangin ng isang segundo lang para dito sa limang daliring ito, ay matatawag nating himalanga. If we pray to the Lord God only 5 second, kung mananalangin ka sa Diyos na 5 segundo lang, probably only you close eyes and open eyes. Maaaring ginawa mo lang, pumikit ka at
at mumulat na. Am I right? Tama ho ba? Yes, so five kind of things we have to pray. Kaya yung limang ito ang kailangan po nating ipanalangin. In order to keep like a punch like that, we need it like that. Like kailangan we have to nakaganito. Like this. But without last finger, pero very hard to make like this. Try, right. Just try. Kung wala po yung ating hinliliit, mahirap po iikom yung ating kamay. Isn't it? Without last finger, we cannot make more strong power. Hindi po natin maiikom ng mahigpit yung ating kamay kapag wala please po yung hinliliit. Like this or without this. Kumpara nyo po na nakatikom lahat nang wala po yung isa, yung hinliliit. Which one is more you can make more power? Alin po yung mas makakapagbigay ng lakas? Like this, isn't it? Ganito po. That's why without our newly brethren's prayer, we cannot make the strong. Kaya kung wala po yung ating mga bagong ligtas na mga kapatid, hindi din po tayo magiging malakas. That's why from all brethren, we have to become one mind. Kaya mula sa lahat ng mga magkakapatid, kailangan magkaroon tayo ng isang kaisipan. For Bible seminar, not only pastor, evangelist, and leaders, but also to save the lost soul, all brethren, brother, sister, you have to participate the Bible seminar in order to save lost soul. Kaya kapag may Bible seminar, through your prayer. Hindi lang tayo dapat manalangin para sa pastor o evangelist, kundi lahat tayo dapat makibahagi doon sa Bible seminar. Although because of your the schedule, although you cannot participate the Bible seminar, but you cannot participate through your prayer. Maaring dahil sa schedule mo, kaya maaring hindi ka nga makapunta doon sa Bible seminar, pero yung panalangin mo, maaring ka makibahagi sa Bible seminar. You understand? Naintindihan niyo po. I think, among various reasons, why newly saved people, after several months, why they disappear from the church? The reason is, because we didn't pray for newly saved people. Bakit po yung mga baguhang naligtas ng mga nakaraan? Bakit sila ay naglaho na pagkatapos ng ilang buwan? Maaaring ang dahilan ay hindi natin sila ipinapanalangin. But they didn't consider about the newly saved brethren. Hindi natin na isaasaalang-alang yung mga bagong naligtas. Only focus their your own life. Tayo nakatuon lamang sa ating sariling buhay. Right? Tama po ba? There's a prayer. When you pray to the Lord God, we have to pray five kinds of points. Kapag nananalangin tayo sa Diyos, tandaan po natin ang limang bagay na ito. I prepared some more the contents about the prayer, but time is over. That's why I will continuously teach you about prayer. Yan nga po dahil sa oras, may mga nilahinanda pa po akong bagay patungkol po sa panalangin, kaya patuloy natin itong pag-aaralan. Let's pray together. Kaya tapong lahat ay manalangin na. Our Heavenly Father God, who love us and save us, thank you for give us the today the chance to learn about the prayer. Ama naming nasa langit, nasa amin ay nagmahal at nagligtas sa amin, salamat po sa pagkakataong ito na napag-aralan po namin ang tungkol sa panalangin. Lord, as we know, for the Cebuian Bible Seminar, the Sejong Jungbu Church Korean Brethren, they are on the way to go come to the Philippines from Korea now. Aming Panginoon, para po sa Romlon Bible Seminar, marami pa nga pong mga kapatidan, mga kapatiran galing po sa Korea ang papunta nga po dito. And then tomorrow, we are going to go to Sibuyan. So, but now, there are some the heavy rain and then tarpaulin, hurricane. So, please have us the good weather for good Bible for finish the Bible seminar successfully. Magmula po bukas ay pupunta po kami sa Sibuyan. Nakikita nga po namin na mayroon pong malakas po na bagyo at hangin. Kaya dinadalangin po namin ang maayos po na panahon para po sa aming pagbiyahe. Oh Lord, among Quezon Church brethren, if there are some brother sister who having a hard time because of
financially, financial problem, or any kind of problem, oh Lord, please help them and protect them and lead them from the evil temptation or from the difficulties. Aming Ama, sa sino man po sa aming mga kapatid, ang mga may kinaharap po mga problema sa sitwasyon, ano man po kanilang pinagdadaanan, financial man po, o ano man po ang problema, nakikiusap po kami na pangunahan niyo po sila, tulungan niyo po sila. In the name of Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen.